Philippine National Police na kailangan ng magtalaga ni Pangulong Duterte ng permanenteng PNP chief kapalit ng nagbitiw na si PNP Chief Oscar Albayalde para mas mapatakbo ng maayos ang PNP. Marami raw kasi ang limitasyon ng kapangyarihan ni Lieutenant General Archie Gamboa na itinalagang officer in charge ng PNP. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Nagsimula na ngayong araw ang trabaho ni Police Lieutenant General Archie Gamboa na itinalagang officer in charge ng PNP kasunod ng pagbaba sa pwesto ni PNP Chief Oscar Albayalde. Agad na nagpatawag ng command conference si Gamboa na dinaluhan ng command group, directorial staff at ng mga regional director sa buong bansa. Karoon itong pagpupulong upang maipaalala sa lahat no ng mga commanders in the field, lahat ng mga directors na kinakailangan hindi maapektuhan ang ating mga kampanya, existing na mga campaign plans at programs, at kinakailangan na lalo pa nating paigtingin, lalo't kinakailangan natin na mapanumbalik ang tiwala ng ating mga mamamayan sa PNP. Kaya kailangan na double effort tayo or triple effort na maibalik natin ang tiwala ng ating mga mamamayan, at hindi sila dapat mangamba sa atin, lalo na sa kanilang tiwala sa PNP. Aminado ang PNP na naapektuhan ang moral ng mga pulis dahil sa mga hinarap na kontrobersiya ni General Albayalde, pero nananatili raw na matatag ang hanay nila at nakahandang ipagpatuloy ang mandato sa taong bayan. Well, tayo naman ay madaling mag-adjust no? Kapag meron ng pinuno na itinalaga para sa atin. Katulad ngayon, meron tayong officer in charge. Ang buong hanay ng PNP ay kagad na nasa likod agad nito, at isinalang-alang natin palagi ang ating mandato na maglingkod sa ating mga mamamayan. So yun ang primary consideration natin, ang mandate ng Philippine National Police. At yung mga issues ay temporary setback lamang, at kagad naman ay we rally behind the one who is on top of the organization. Pero para sa PNP, mas makatutulong kung magtatalaga na si Pangulong Duterte ng permanenteng PNP chief na papalit sa binakanting pwesto ni Albayalde. Marami daw kasi ang limitasyon ng kapangyarihan ng nakaupong OIC. Isang OIC ay limitado lamang ang kanyang authority na pumirma ng mga dokumento. Ang mga dokumento ng mga official, katulad ng mga transfers, appointments, and disbursements of funds, ay kinakailangan ng may isang permanent na itatalaga. So ito ang maapektuhan kapag officer in charge lamang ang nangangasiwa sa organisasyon. So well, wala namang timetable kung kailan na makakapili ang Pangulo, pero makakatulong kung magkaroon na rin kagad ng permanente na kahalili ni General Albayalde. Nananatiling contender bilang susunod na PNP chief si Lieutenant General Archie Gamboa, Lieutenant General Camilo Cascolan, at si Major General Guillermo Ilyasar na pawang mga miyembro ng command group. Kasama rin sa mga pinagpipilian ang mga mas batang opisyal, gaya ni na PNP FEO Chief Brigadier General Valeriano De Leon, MPD Director Brigadier General Vic Danao, at PSPG Director Brigadier General Fillmore Escobal na pare-parehong na-assign sa Davao. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with